Oh, meron tao dito, open to. Shucks, closed. Ako lang yung tao. Since kailangan natin ng 600 UL, ay grabe, nakaka-dehydrate yung lamig. Hi! Welcome back to another vlog. For today's video, since Saturday ngayon and I really need to do a lab work, so might as well pwede kayo isama sa lab. Kasi since mag-isa lang naman ako, kailangan ko din ng kasama. So if you're interested, please continue watching the video. Medyo tinanghali na tayo ngayon, pero syempre no pressure naman. I have all the time today to do my work at my own pace. Today is a good day, char. Kasi sunny eh. Pero sabi nila pag sunny daw mas malamig. Pero bumaba na kami sa from negative 20 something naging negative 14 na lang. So sabi nila it's getting warmer. So malamig pa rin kaya. Ayun, so since Saturday ngayon, limited lang yung mga available na bus route na nag-ooperate. Kailangan kong mag-antay for that bus para at least konti na lang yung lalakarin ko later. Thank you! Madaming uwak dito. Alam mo yung mga sa horror movies ng international movies? Ganon. Welcome to Lovecard Hall. Oh, kung meron tao dito, open to. Shucks, closed. Ako lang yung tao. Oh. Inom muna tayong tubig kasi grabe, nakaka-dehydrate yung lamig. Today, mag-extract tayo ng DNA. So, alam kong common na to sa mga taong pro na sa mga gantong bagay. Kailangan ko matapos at least itong 48 tubes. So, ito ay tubes na may mga beads. Tapos, dahon ng chickpea. Diba, ang unang part ng DNA extraction is to cut the cell open. So, noon, usually, ang ginagawa natin ay ikugunting-gunting yun siya sa tube, diba? Na-try ko din naman yung grind, and then na-try din natin yung liquid nitrogen. So, ang ano dito ay Gino grinder. So, ito yon. Ayun, ito. So, lagay natin dito yung mga tubes. So, ito, nalagay siya dito, tapos ito yung magsishake, mag-grind tong leaves with the beads. So, step one, breaking cells open to release the DNA. Every batch kailangan ng isang blank na tube as negative control. Para syempre, ma-check mo kung siyempre, negative control, dapat walang DNA. Tapos, kailangan ng CSPL buffer. Parang C-tab. Kasi, first time ko din gumamit ng kit. Mas mabilis, ginagamit dito ay yung tawag nila ay repeater. Since kailangan natin ng 600 UL, so meaning, 600 UL, then ma-cater niya 16 samples. 1, 2, 3, 4. So, ito yung vortex. So, pwede siya. I-touch mo lang siya. Pwede ding i-ano mo siya sa on. So, ganito siya. Yan. An hour. So, set natin an hour.
Ito yung Omega Biotech na Magbind Plant DNA Plus Kit. Principle na to ay first time ko din talaga to kasi it uses magnetic beads. So, ito yung nilagay natin kanina as parang detergent. Itong mga buffer na to ay parang halos pang linis nung DNA. Ito yung illusion buffer. Ito yung paglagay mo, magsa-separate na yung DNA dun sa magnetic bead. Ito yung magnetic plate. So, pag ilalagay mo dito yung tube na meron ng beads and DNA, ilagay mo dyan, after few minutes, ia-attract nung magnet yung beads with the DNA. Yung mga nasa supernatant, ayun lang yung mga dapat natin tanggalin. Nilagay siya sa centrifuge para ma-separate yung solid part sa liquid part, and it would be easier for us to collect the liquid kasi ando na sa liquid yung DNA. And then nilagyan siya ng RNAs, ma-assure natin na DNA yung makukuha natin and not the RNA. Step 2, separating DNA from proteins and other cellular debris. Step 3, precipitate the DNA with an alcohol. So dito, we added isopropanol, yung na-experience ko kasi ice cold alcohol. So, dito sa kit na to, gumamit din ng isopropanol, and then, instead na mag-precipitate lang and yung DNA maging visible and pwede na natin ma-identify na yung DNA. Dito, naglagay pa tayo ng bead, magnetic beads, so that doon didikit ang DNA habang nasa procedure tayo. So, after nun, nalagay natin siya sa magnetic plate. And then, let it sit for about 5 minutes. Then, mag-clear na yan siya. So, yan na siya. So, kung makikita nyo, clear na yung liquid and nasa gilid yung bead. Yan o. I-aspirate natin and discard yung supernatant. So, after nun, pag-discard, maglalagay ulit tayo ng buffer. Step 4, cleaning the DNA. So, maraming buffers ang nilalagay to clean the DNA. So, sa pinaka-last step, after ilagay yung last na buffer, which is nakaka-separate siya ng DNA at dun sa magnetic bead. So, ang ano ngayon, itong clear solution, ito na yung DNA. Andito na yung DNA. So, yan na ngayon yung i-keep natin and i-store sa negative 20 degrees Celsius. Patapos lang ng lab, and grabe, 5 hours akong andito for 3 batches of extraction. So, yan. It's time to linis na kasi magagabi na. So, nalobat na yung camera ko. So, yeah. If you found this video informative, please click like. And if you haven't subscribed yet sa channel ko, please click subscribe. So, till next time. Bye-ers!